What's up, Tumeason? Zaya Marley Fundanilia at nandito tayo ngayon sa historical na Arc of the Centuries para sa isa na namang seryosong tawanan. Ito ang ating tambayan. We are here at the Arc of the Centuries, ang ating tambayan. Ang gagawin natin ngayon is maghahanap tayo ng mga freshies dahil saktong-sakto naman, di ba, pilot episode natin. So, tara! Papaigutin muna natin tong wheel na to para malaman natin kung anong pag-uusapan natin for this day. So, game! Paigutin nyo na! Sige mo! Sige mo! Ayan, okay. Put. Okay, so ang kanilang nakuha ay problems. Ayan na siya. Ay, what? Okay! So first, ang napunta sa inyo. Una natin yung clothesline logo, di ba? Kanina nagtataka kayo, di ba, kung anong sabihin niyan. Ibig sabihin niyan, you guys have the chance to win a free USC shirt from Clothesline. Okay ba yun? Okay, di ba? Sobrang okay. Your names are? Vincent. Yanni, Steph, and Samoy. So welcome sa Tumbayan, welcome sa Arc of the Centuries, and since first ang natapat sa wheel, diba? Sobrang sakto sa inyo, since freshies kayo. So, ang tanong ko lang is, ano yung pinaka-memorable or yung pinaka-favorite mong first experience and bakit? Bakit yun yung favorite nyo? Siguro yung first time kong matulog sa library. Okay, pero mas masarap pag-aaral doon, diba? yung first na sakay ko sa airplane. First na sakay mo sa airplane, bakit? Feeling ko po na reach ko po yung sky. Ah, sarap na feeling. Sarap na feeling, ha? Ikaw, Steph? Yung nagsama-sama po yung buong freshies sa Cuba. So, parang basically first tungtong mo, kumbaga, dito sa UST. Bakit naman yun yung most memorable? Breathtaking kasi siya, kuya. As in, wow. Nakaka-wow talaga, no? Yeah, so, hi guys! Welcome to Arc of the Centuries, ang ating tambayan, and your names are? Miel. Angel. Shira. And Shira. Ayan guys, welcome to UST, and ayun, from what college are you from? College of Education. So, first question is, since problems ang ating ang topic for today, so how do you deal with your problems? And, so pag may problema ba kayo, kino-confront niyo siya or ina-avoid niyo siya? Of course, kailangan pag may problema, you have to confront them. Kasi that's life, di ba? And God gives the hardest problems to His greatest warriors. So, pag sa tingin mo, pinakamahigap na yung problems mo, yun yung, ikaw yung pinaka-greatest warrior ni God. Sa tingin nyo, does prayer help pag may problem kayo? Sa tingin ko, prayer does help. Yes. Kasi ano, parang doon ako kumukuha ng guidance, ng strength para mag-move on, para ma-overcome ko yung mga problema na kakaharapin ko. Kasi pag ano, once na nag-pray kasi ako, parang mas ano, na-enlighten ako na mag-carry on, nakayanin ko yung problema ko. Actually, dapat yun yung first option natin, hindi yung last resort, yung prayer ko. Kasi mahigap maging... Tama yun. Okay, may hugot na naman sila, guys. Tama, okay. Mahigap mo maging option. Ikaw, pag may problema, kanino ka kumukuha ng advice? Ang una ko nilalapitan, it's either yung parents ko or your other sibling ko. Kasi sino pa naman sa inyo sa family ang makakapag-keep ng kadilim-dilim mo na secret mo, di ba? Huwag mong kakalimutan si God to seek for advice. Kasi siya yung magbibigay ng pinakatamang advice kung gagawin mo for that specific problem. Kasi siya yung nakakaalam eh. Ikaw lang yung gagawa para magkasunod-sunod yung plano niya para sa mga. Sabi nga nila, di ba, parang nasa trust ang awan. Nasa tao ang gawa. What are your names? Karil. Charm. Berlin. Janina. And Janina. Okay, so you guys are from the College of... Science! Grabe naman ang kanilang school spirit, di ba? Okay, so since independence yung topic natin for today, sa tingin nyo ba, kayo yung type ng tao na dinedependehan ng mga ibang tao or parang kayo yung nagdedepend sa ibang tao? Parang ganun. Pag ako lang piniiwan sa bahay, siyempre po, parang sa akin dumidepend yung mga kapatid ko po. Tapos parang ako rin po yung responsible sa mga household chores. Ganun. Pero naman po yung time sa kailangan bayaran sa school, pero dependent pa rin naman po ako sa family ko. Okay, so parang minsan hindi ko yung dumidepend, tapos minsan medyo. May times po na ganun. At your age, sa tingin mo, gano'n ka dapat ka-independent? Kailangan marunong ka ng tumayo sa sarili mong paa kasi hindi naman magtatagal yung pag-depend mo sa ibang tao. So kailangan marunong ka mag-detach kasi walang friend. Uy, may hugot na grabe. How responsibly
should you use your independence? Kung ayaw mo mawala yung independence mo, you have to be responsible. Even kahit mag-sacrifice ka for now na hindi mo magawa yung ibang bagay, they happen for a reason. Tama. Amen! Sobrang galing ng mga fetishes natin yun. Ayan, so yan. So yan yung jar. Bunot kayo, din pahulaan nyo sa akin. Okay? Okay? Game? Game na ba? Alright, come on. Let's do this. Okay. Go! Ano yan? Dance, dance. Crown! Dancing queen! Dancing queen! Okay! Dancing queen, guys! Nagluluto to, nagluluto. Baking! Bakery! Fast, fast, fast! Isaw! Barbecue! Okay, wait! Tatlo na ba yun? Okay! Congratulations! Nakakuha kayo ng tatlo sa ating charades. Okay, so, congratulations! Congratulations sa inyo! At dahil dyan, gaya ng sabi ko kanina, mananalo kayo ng shirt from Clothesline. So yun, thank you so much Clothesline for the shirts. And ayun, may meron ba kayong sasabihin sa Clothesline? As of time? Thank you po. Hindi mo lang expect yan. Okay. And there you have it, guys. We have heard some of the answers to some of life's biggest questions. Samahan nyo ulit ako next time ito sa ating tambayan.